Magandang gulay sa ating lahat. Ito si RG, the VG Master, ang inyong lingkod ngayong hapon na to. Andito po tayo sa Barangay Dakudaw, Kalinan, Davao City. Okay, so ang ating pagtatalakayan ngayon, paano po ang pagbubutas ng plastic mulch, paglalagay ng pataba, at pagtatransplant ng ating main product na talong. So ngayong hapon na to, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung gamit pangbutas po natin dito sa Davao. Kasi yung iba kasi nagtatanong kung ano daw po yung ginagamit. Kasi yung iba, sabi nila, pwede ba yung gunting, pwede rin ba yung kutsilyo, at pwede rin ba yung lata lang na tinanggalan po siya ng puwet, tapos pinatulis lang po. So sa dito sa Davao, ito po yung gamit po namin, no? Isang lata, tapos may mga butas-butas sa gilid, pati po sa kanyang puwetan, no? Then makikita po natin na ang meron po siyang uling na nagbabaga. Ito po yung ginagawa po natin dito. I-press na po natin dito, then mag-create na po siya ng butas. So yan na po yung epekto or tama po siya ng lata in which po siya ay preferred po siya sa talong. Then ang ating planting distance naman po dito, in between po siya sa itong butas na ito at sa kabilang butas ay nasa 0.75 meters po. Then ang ginagawa po natin sa pagtatanim, tinatanggalan po muna natin ng lupa. Then, after po siya matanggalan ng lupa, isunod naman po natin ang paglalagay ng mga pataba. Pwede pong pataba na synthetic, pwede rin pong mga pataba na dumi ng kambing, dumi ng kalabaw, o dumi ng baka. Sa ngayon po, ipapakita po natin itong mga pataba natin gagamitin. Unang-una po itong dumi ng kambing, or tinatawag na goat manure. Ito po. Then next po, magmimix po tayo o sabayan po natin siya ng complete fertilizer. Okay? So ito po yung mainam na pataba na pwede po nating ibabasal or putting. Okay? So paano po maglagay ng organic or goat manure? Isang ganito lang po sa ating kamay, lagay sa butas. Then, lagyan po siya ng complete, isang pinch. Or, pwede rin po kung maramihan ang ating ilagay sa kamay, ganito lang po. Pakita po natin, kung kutrado na natin, konti-konti lang po, bawat butas. Okay, then, after po nun, lagyan po natin siya ng lupa, no? Hindi po kasi kailangan na ang ating seedlings ay naka tungtong po sa complete, kasi kung meron po kasing tendency na masusunog po yung ating seedlings pag naka tungtong po siya sa complete. Kaya kailangan po siya natin ng lupa na itatabon sa complete bago po natin siya i-transplant. Then sa pagtatransplant po natin, kailangan po natin na i-press po yung center ng ating seedlings. Kahit anong galaw po, umahangin po ang panahon, hindi po siya matutumba. Then, itong gilid po na to, kailangan po siya natin takpan ng lupa. Ang problema po kasi, pag hindi po siya takpan ng lupa, lalo na sa tag-init or mahangin, gagalaw po ito. Then, sayang po kasi yung moisture, kasi yung lupa natin, basa pa po eh. Kailangan pong basa bago po siya tabunan. Okay? Then, tabunan po siya dito sa gilid po ng plastic mulch o yung butas para hindi po masusunog o masisira ang ating seedlings. Pag hindi po kasi siya matatakpan ng lupa, may possibilities po siya na masusunog po yung mga dahon
at maaari pong mamatay po yung mga seedlings natin. Okay? So, sa susunod po siguro na kabanata na naman, paano po ang pagtamang pag fertilize, pag-spray, o anong mga application na dapat natin gawin. Sa may mga katanungan po o gustong ma-share sa atin, comment lang po kayo sa ating videos or pwede nyo na rin i-follow, no, sa YouTube. Yung isa po din po namin ipropromote yung ArtsG Seedlings, in which nagpro-provide po kami ng mga seedlings mula sa ampalaya, sili, talong, kamatis at anong klase pong gulay. Then meron din po kaming isang page, itong RG Munoz Farm Consultancy. Ang consultancy po namin is mula sa pag land prep hanggang sa pag harvest po. Actually, meron pa kaming mga guide na isi-share or ibibigay sa mga gustong magpa-konsulta sa amin. Okay? So, once again po, magandang hapon sa ating lahat. Ito po ang inyong VG Master, RG Munoz. Once again, mabuhay po tayong maggugulay.